Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel na ang kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Para umpisahan ang ating recipe for today, sa isang kasirola, naglagay lang po tayo dyan ng 1.5 cup ng glutinous rice flour. At maglalagay rin po tayo dito ng isang sachet or 24 grams ng Menu Magic Ube na jelly powder. Kapag nailagay na po natin yun dyan lahat, hahaluin lang po natin ito ng maigi para mag-combine sila. Tapos po, maglalagay na rin tayo dito ng 3 cups of water. Sa paglalagay po ng tubig, dapat ay unti-unti lang yung paglagay natin para po hindi tayo mahirapan sa paghahalo nito. Dahil kapag hindi po natin yan na-mix ng maigi, may tendency po na hindi maluto yung ating glutinous rice flour. Ayan, so kapag nailagay na natin yan dyan at nahalo na po natin ito ng maigi, pwede na po tayo maglagay dito ng isang lata o 380 grams na ube condensed milk. Siyempre, hahaluin din natin yan at kakailanganin na rin po natin dito ng 1 can or 400 ml na coconut milk. Kapag nailagay na natin to dito lahat mga kakusina, pwede kayong maglagay at least 1/2 teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. Pero kung wala, pwede na rin po kayong hindi maglagay. Ayan, tapos po kapag napag-combine na natin lahat yung ating ingredients dito sa ating kasirola, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat. So lakasan muna natin yung apoy, kasi po, gusto natin dito na uminit muna yung ating mixture. Tapos, kapag medyo umiinit na po yung mixture dito, ay hihinaan na natin yung apoy sa ating kalan. Kasi mapapansin ninyo na medyo kumakapal na po yung consistency ng ating recipe. Kapag nangyari yon, pwede na po nating hinaan yung apoy. Tapos, haluin lang po natin ito ng haluin. And then, makikita ninyo na halos wala na pong liquid ingredients na nandito sa ating kasirola. Ayan. So, habang hinahalo ko to mga kakusina, at hinihintay ko po na makuha yung tamang consistency ng ating recipe, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo rin pong mag-share ng mga niluluto ninyo everyday o kaya naman gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag napansin nyo po na ganito na halos kakinis yung consistency ng ating mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at ita-transfer lang po natin ito sa ating mga mold. So, depende na sa inyo yun kung saan nyo siya isasalin. So, ako po ganito yung lagayan na ginamit ko. Tapos, nakagawa po ako ng 4. So, depende na sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo per tab. And then, mga kakusina, kapag na-flatten na po natin yan, at nailagay na natin lahat yung ating nilutong recipe dito sa ating mga lagayan, pwede na po natin itong palamigin at maglalagay lang din po ako ng desiccated coconut at lalagyan ko lang din po ito ng keso on top. And then, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Mga kakusina, dapat po pala siguraduhin ninyo na malamig na yung inyong recipe dahil hindi po maganda yung kalalabasan niya kapag kinain nyo na po ito ng medyo mainit pa. Ayan, kasi mas ano po ito eh, magsiset pa siya at mag-firm. At ayan na mga kakusina, once na nag-set na or nag-firm na yung ating recipe, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and yummy na ube kalamay jelly. Pwede diba? Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And kung kakanin or dessert lover ka, please say hi sa ating comment box section. Yan lang mga kakasina, thanks for watching and enjoy this video! At ako pa ba'y iibigin pa ang dinadasal, nakikiusap na lang, akin ka na lang, akin ka na lang.